So mga kamekaniko, dito na nga pala tayo, dito sa ating nire-restore na Suzuki X-Sport. Yan, ang gagawin naman natin ngayong araw ay yung kanyang engine. Pero bago natin siya gawin o bago natin i-overhaul, yung lagi natin ginagawa, i-wet blasting muna natin para syempre, para malinis yung trabaho natin. Kasi mahihirapan na tayong i-wet blasting pagkakalag-kalag na. Kaya ang ginagawa ko, mga kamekaniko, gina-wet blasting ko muna siya ng buo. I-make sure nyo lang mga kamekaniko na hindi siya magpasukan ng buhangin sa loob. Pero overall naman natin. Pero mas maganda na walang buhangin. Kaya napakita ko sa inyo yung gano'n siya karumi bago natin siya kalahin. Ito pa rin tumama. Hanggang ilalim niya, napakaputik niyan. Sige, ipon natin. Ayan o. Tsaka ito, pakita mo ito. Ayan ito sa may sprocket. Ayan. Ayan, lililisin natin yan. Dumi, di ba? Ito, pakita mo sa kanya yung loob ng head. Yan, yung loob ng head na yan, lilinisin din natin yan. Siyempre, bago, para pag pininturahan natin, di talagang magmukhang brand nyo. Di ba? Yan, ganyan sa karumi. Babalikan ko na lang kayo mamaya, mga kamekaniko, pagka na... linis na natin o na wet blasting na natin bago natin kalagay. Let's go. So ayan mga kamekaniko, na linis na natin. Ito na yung pinalabasan ng wet blasting natin. Hanggang ilalim yan mga kamekaniko. Talagang linis. Kita ba? Iikot mo sila para makita nila kung aring-aring cylinder head para makita nila. Yan o. Talagang linis yung hanggang loob. Napakaganda. Diba mga kamekaniko? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya na, patutuin na lang natin to. Tapos i-overhaul naman natin mga kamekaniko. Para makita natin yung loob. Yung loob naman ang lililisin natin para makita din natin kung ano yung mga sira sa loob. Papalta natin. Let's go. So yan mga kamekaniko, napatuyo na natin. Mag-overhaul naman tayo o kakalag-kalagin naman natin mga kamekaniko. So yan, itatimelapse lang natin para hindi kayo mainit. Kung gusto niyo naman manood ng tutorial natin ng pag-overhaul, marami naman dito sa ating YouTube channel. Puntahan niyo na lang mga kamekaniko. Ayan, itatimelapse lang natin para hindi kayo mainit, para makita niyo na rin kung para makita niyo nang mabilis kung ano yung mga sira doon sa loob, kung ano yung mga papalta natin. Samahan niyo ako mga kamekaniko. Let's go. Mga kamekaniko, natapos na natin kalag-kalagin. Aray, hiwa-hiwalay na.
Tapos nakita ko na rin yung mga kailangan palitan sa loob. Pero kakunti naman yung papalitan, mga kamekaniko. Kasi unang-una, maganda naman yung bore nito. Nakita ko na rin. Napakita ko sa inyo yung mga papalitan. Yan, napapalitan lang natin, mga kamekaniko, yung mga oil seal, tsaka yung dalawang side bearing, tsaka yung connecting rod siguro. Yan. Palitan natin yan. Kasi parang bagong reverse siya eh. Oh. Maganda pa yung piston niya eh. Kasi naka-bore 25. Siguro baka testingin natin yung ring. Yung ring na lang yung palitan natin dito. Yan. Maganda pa. Ito na lahat. Maganda pa yung bore. Yan. Nakalag-kalag na natin. Ang transmission nandito na rin. Kalag na natin. Wala nang transmission to. Yan. Bus na. Ay paano mga kamekaniko? Dinay ko na muna puputulay ng ating part to. At bukas ay abangan nyo. Tayo naman ay magpipintura nung mga crankcase tsaka cylinder block tsaka cylinder head nung X4 yung engine. At yun lamang mga kamekaniko. Peace out!